bilang representative po ng youth sector sa ating Congress, gaano po kaya kahalaga yung inclusion or inclusivity ng kabataan sa mga ganitong klase ng forum for politicians running for delegate? Ang mga kabataang Pilipino, no, hindi lang dapat kasali, no, pero napakahalaga ng kanyang bilang, na mabibilang talaga yung kanyang boses at yung kanyang boto sa darating na halalan at kahit kailan na kinakailangan. Napakahalaga ng boses ng mga kabataan dahil kinabukasan ng kabataan yung nakataya. Yung mga pangarap ng mga kabataan, napakahalaga ng desisyon ng mga mamumuno sa ating bansa sa paggamit ng mga ito. No, kaya nakita natin kung gaano din, hindi lang nagdoble, triple, pero sobrang dami ngayong mga efforts ng mga kabataan para aktibo na lumahok, no? Sa pagkilala, pagsuri, sa pagsuporta, hindi lang na mga kandidato, kundi para sa pagbabago. Yes po, we know po na this is your last term as representative, and then for this election, si Raul Manuel na po yung first nominee ng ating kabataan party list. Bilang former, for main and kayo po ay maging former representative na, ano po kaya yung mga ideas or mga platforms na dapat dinadala ng mga national candidates natin for the youth sector? Sa akin, number one yung tiwala sa boses ng mga kabataan dahil walang ibang makakapagsalita sa tunay na kalagayan, mga hangarin at sitwasyon ng mga kabataan kundi ang mga kabataan. No, kaya dapat hindi lang siya kasama sa mesa, no, pero natitiyak talaga natin na lahat ng mga desisyon, mga patakaran, hindi lang para sa ngayon o sa mga ilang taon na susunod, no, kundi para talaga sa susunod na henerasyon. Kailangan bigyan ng prioridad yung sistema ng kalusugan sa ating bansa, aksyong pang-klima, paglikha ng trabaho dito sa ating bansa, yung kalidad na edukasyon. No, yan yung mga pangunahing issue, no, na hinahangad ng mga kabataan na bigyan ng prioridad ng ating mga leader, hindi lang sa pambansa, kundi maging sa lokal. Last question na po, Congresswoman Elago. Ngayon po eleksyon, 56% of the local voters are considered the youth. Para po sa inyo, bilang kabataan din po, ano po ba yung mga qualities na dapat piliin ng ating kabataan sa susunod po na vice president ng ating bansa? Unang-una, may malinaw na track record, plataforma, at posisyon para sa tapat na pamamahala. May respeto sa karapatang pantao at uunahin yung interes ng taong bayan, ng mismong bayan natin at ng planeta. Yun ang hinahanap ng mga kabataan. Bukod dyan, sa tingin ko, dahil dumaan tayo sa patong-patong na krisis na pinalubhan ng COVID-19 pandemic, isang pinuno na hindi tayo iiwan at bibigyang prioridad na hindi lang yung kalusugan ng mismong mamamayan niya, no, kundi yung pangkabuang kalusugang mental, no, yung total health and well-being ng tao at ng ating planeta, personal health and the planetary health. Yan na yung hinahanap ngayon ng mga kabataan, eh. At panghuli, no, nakita rin natin indication tong eleksyon na ito na yung mga kabataan hindi yan mawawala sa partisipasyon pagkatapos ng halalan. Aktibo yan ang magbabantay at titiyakin na maniningil ng pananagutan, no, ng accountability sa kanyang mga pinuno. At dahil dyan, punong-puno tayo ng pag-asa.